yo. Oh, aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglalaban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Sa Ebanghelyo ho natin sa araw na ito, si Jesus naman po ay pinagbibintangan ng mga Pariseo at Eskriba na siya daw ay nagpapalayas ng masamang espiritu dahil siya rin ay inaalihan ng masamang espiritu. Pero magandang mapansin na itong momentong ito ay tila sinasabi ni Jesus, sayang. Sayang naman hindi nyo napansin. Hindi nyo napansin na gumagalaw ang Diyos sa inyong harapan. Hindi nyo napansin na gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa piling nila. Ang pinapansin nila at naghahanap sila, yung mali na pwede nilang ituro. Yung maling pwedeng ipapansin. Yung pangit na sana'y pwedeng makita. Sayang ang pagkakataon, hindi nila nakita may isang taong nagumaling. Sayang ang pagkakataon na nakita sana nila na ang Diyos ay gumagalaw sa harapan nila. Minsan din ho sa buhay natin, may mga ganito tayong pagkakataon. Mas tinitignan natin yung negatibo. Mas nabibigyan pansin natin yung pangit. Sayang ang pagkakataon na makita
ang kabutihan na nangyayari sa paligid natin. Sayang naman ang pagkakataon minsan. Kung sa negatibo o sa pangit tayo titingin, hindi na natin nakikita yung paggalaw ng Diyos sa buhay natin. At tila ito na lang gusto sabihin ni Jesus, sayang. Kaya magandang paala sa atin bilang Kristiyano na sa bawat sandali ng ating buhay ay huwag sayangin. Huwag sayangin sana yung pagkakataon na makita natin ang Diyos ay kalakbay pala natin. Huwag sayangin sana yung pagkakataon na makita natin na ang Diyos ay nariyan para gabayan tayo. At paano natin nakikilala ang paggalaw ng Diyos? Paano natin napapansin ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay? Ito ay sa pamamagitan ho ng Espiritu Santo. Nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ho ng Espiritu Santo. Nakikita natin ang paggalaw ng Diyos dahil sa Espiritu Santo. Kaya ho, magandang paalala sa atin na tayo mga Kristiyano ay maging bukas ho sa paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay natin. Maging bukas tayo sa paggalaw ng Espiritu Santo para makilala, makita natin ang Diyos pala all of this time ay ginagabayan tayo at siyang lagi nating kalakbay. Sa Ebanghelyo, naghanap sila ng mali. Naghanap sila ng pangit sa pangyayaring kanila nakita. Sayang yung pagkakataon na makita na may pinapagaling si Jesus sa harapan nila. At sana ho tayo bilang Kristiyano, sa gabay ho ng Espiritu Santo sa ating buhay, huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na nasa harapan na pala natin ang Panginoon. Nakasama natin siya naglalakbay, pero hindi tayo nakatingin sa Kanya. Sa iba tayo nakatingin, naghahanap ng pangit, naghahanap ng mali, naghahanap ng mapapansing negatibo sa paligid natin. Kaya hilingin natin sa misang ito na tayo'y gabayan ho ng Espiritu Santo na makilala ang Diyos sa ating buhay at sa ating araw-araw na pamumuhay. Kapiling natin lagi ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat.